Hi guys, good afternoon. So at this point, I will answer the questions that you raised in my previous YouTube videos regarding sa Rice Reaper. I will take this opportunity to thank you for subscribing and for watching my videos. So, kanin mga questions ni nag-raise sa mga nag-watch sa videos, this is regarding the Rice Reaper. Okay, so let's start with the first question. Hi ma'am, nag-subscribe ako sa iyo dahil nagustuhan ko ang content ng video mo. Thank you. Thank you, thank you. Salamat, salamat, salamat. Saan tayo pwede makabili nitong rice harvester na ganito? Sambuanga po ang area ko. Okay, so for our rice reaper, I can recommend two suppliers who have been supplying with us in our government procurement. Megamite, Charlie, 0949-369-3126. Again, Charlie, 0949-369-3126. And Wison from Megamite, 0908-531-6412. 0908-531-6412. And we also have from Suki Trading, Mr. Jaime Alonso, 0927-858-9406, 0927-858-9406. Okay, so yun guys, yung Megamite and Suki Trading, they have been supplying us in our government procurement. Meron din namang ibang mga farm machinery manufacturers. You can Google it. Merong Ames Agriventure. At marami pang iba po. So, the same answer holds true. All the questions asking where po makabili in... Yun nga po sa Sambuanga in Mindanao. Then, meron po mga questions. Saan daw po makabili sa Bicol area, sa Manila, sa Samar area, or anywhere else. So, those... farm machinery providers, manufacturers, those farm machinery stores that I have recommended, pwede nyo po silang makontakt if you want to buy your own farm machinery po. Second question. Hello, from Jeneline Comaya. Hello, saan pwede makabili nito sa Pinas? At nasa magkano ganyan, ma'am? Okay, for the government procurement, the ABC, the approved budget contract amount is 140,000. Again, sa gobyerno po, sa government transaction, nabili po namin yan sa halagang 140,000 pesos. Iba naman po kasi yung ano, depende po kasi sa specifications, depende po sa klase ng makina, depende po sa brand. Yun, nagdi-differ po talaga ang presyo ng Rice Reaper. So, pero sa amin po, yung nakita nyo po sa video, it worth 140,000 pesos in government transaction. Okay. And I further recommend na kung saan po kayo nakakabili, ay meron din po silang available na service center where you can buy the spare parts and the availability ng technician po. Para po, pag nagkakaroon ng problema, may pupuntahan po kayo. May mabibilhan po ng mga spare parts. Yun po. Let's move on further from Limasawa Island Daily. Pahugma ko ani ma'am, pwede ba ni pang-harvest o kugon kay iato? Okay, so ang question is, pwede ba daw i-harvest sa kugon? Ang kugon o ang humay, ang rice, parihan ni grass family. Pero ang kugon manggo, they are sturdy. So, I think I should ask if dili ba makadaot sa atong cutting bar. If pwede ba, no? Kay murag mas gahit manggo. I don't know. So, mangutana pa ko sa atong supplier hand for this question. Question from Glenn D. Sino. Pwede ba ni ma'am sa mais pang harvester? Okay, so our rice harvester is for rice. Para sa humay. Ang corn has a different kind of harvester. Nga gitawag po o corn harvester. So, dili pwede nga gamiton for corn harvester ang atong rice reaper. From Ace Michael Habugero. Pwede po ba yan gamitin kahit sa matubig if harvesting na? Minsan kasi maulan kaya matubig. Okay, so
For this question, dapat nyo pong i-drain, you should drain the rice field 2 weeks before the operation of the rice reaper. Hindi po pwede na matubig po yung palayan. Again, we recommend that the rice field should be drained out from water. Bago po kayo makapag-operate ng rice harvester in 2 weeks time. So, hindi po siya pwede sa matubig. Again, dapat pong nakadrain na po yung sakahan, yung rice field, before po kayo magra-rice reaper. 2 weeks before. Kaya hindi po siya po pwede sa mga matubig na sakahan na mga rice field. From Simple Joyce, hi ma'am. Pastilan gadyo di mong talent. Dump truck na sunod i-demo ani. Ma'am, kitang duha mag-demo. From Daisy Olams. Guys, subscribe po dai sa YouTube channel ni Eric kanang Ibarra Music ba? Ibarra Music. Nakatigo kog appeal, ma'am. Nice one. Diretso kay na. Yes, diretso na. With love, Robert Angel Lord. Hi guys, kani si J Lord no kusog jud ni kadto mo tabang. Please subscribe to his channel and you can ask him also anything you want to ask. Kay kusog mo tabang ni si J Lord. Wow, high tech na pag-harvest. Yes, high tech na jud. Napa jud mas high tech ana katong combine harvester. From Ren Okba the 3rd. Hi ma'am. Maadyo pa sa inyo kay ingon ani ang gamit. Mas mapuslan jud sa mga farmers kaysa diri sa matalom. Kubota ang dako nga harvest ang gi-request sa DA. Wa jud magamit nakatambay ra diri manual gihapon. Okay, so ang scenario ang kuan ani is nagamit ba daw and then ang sa ila ang ilang gi-procure is combined harvester sa matalom according to Sir Ren Okba. Okay, so yes, the combined harvester is for large areas of rice field and then patag, plain ang area. For smaller areas, katong mga gamay nga kahon, nga dili pwede masudlan sa combined harvester, ang atong gamiton is rice reaper. We are blessed nga we also have combined harvester para sa mga dagkong areas as well as rice reaper para sa mga smaller areas. So kani silang duha, pwede rin sila sa plain ang topography sa ground. Again, ang combined harvester para sa mga dagko nga areas and then ang rice reaper para sa mga gagmay nga sakahan, mga gagmay nga kahon. So hopefully sir, at this point in time karon nga pagka-answer na ho sa imong comment, hopefully naka-procure na mo og rice reaper sa inyong lugar. Next, hello from Samba Maiga. Hello, how can I get this rice cut machine? Okay, so how can you get? First is, if you have the money, sir, and you can invest, you can buy. You can buy this from our farm machinery stores outlets nationwide that I have mentioned. Second, if it is that economical to buy one because the rice area is not that huge, it's not that big, you can go to the nearest agricultural office and maybe try to ask if they offer rental services for such farm machinery. Third, you can also ask the farmer associations in your nearby area. Maybe they could provide you with, again, the rental services for such. So, I can only recommend those three. You can either buy first. Second, you can go to the agriculture's office if they provide rental services. And then third, you can go to the farmer associations nearby if they, again, provide rental services for this. Next, Jose Ballesteros Jr. Pwede ba sa tracer inikahuman ana? Taas man ang putol niya sa human. Yes, sir. Pwede kaayo sa tracer, rice tracer.
After anis atong rice wrapper, mag-rice dresser na. And then, bisan pa og tag-as ang pagkakat, dili matuk-an ang atong rice dresser. I mean, depende sa rice dresser ha, kaya naamang guy mga mini dresser. So, I am referring to katong mga dresser nga kasagaran natong gigamit. Kanang gitawag nilang bulhot. Oh, muna. And, again, yes, after doing the reaping or the harvesting, you can directly pwede nga ipa-trash ni Siza. From my buhay sa farming, sino naka-imbento niyan? Oo nga. Di ko pa po nag-Google search. I should Google search this one. Who among the companies first manufactured the first rice reaper? Hindi ko pa po siya na ano. Hindi ko pa po siya na Google search. Next. Tampap K-K-O-T-P. Sure beats the grass knife by hand. Salamat for posting. You're welcome, sir. And yes, it beats the knife by hand compared to an engine-driven rice reaper. Okay. From Edwin Relativo. Pwede po ba yan sa nakadapa ng palay? Thanks. So regarding this question, depende po sa angle ng pagkadapa ng palay. Kasi although na adjust po natin yung height ng cut, ng cutting bar niya. So, pwede siyang ibaba. Pero depende na po talaga. I cannot recommend it. Not unless nakikita ko po yung palayan nyo, yung sakahan nyo. So, depende po. Siguro mga 30 degrees angle, something above, po pwede siya. So, yun. May limitation po naman kasi yung ano natin eh. Yung mga rice reaper. So, yung dapang-dapa na po talaga. Baka mahihirapan na po tayo doon. Ruben Reforzo. Tanong ko lang ang sira pag hindi tumakbo yung reaper. So, sira. There are a lot of reasons kung bakit nasisira, hindi tumatakbo yung reaper. So, the first thing to do, kung gusto nyo pong kayo na muna yung mag-troubleshoot, basahin nyo po yung manual ng rice reaper. Kasama po iyon pagkabili nyo po ng rice reaper. So, you read the manual, the guiding manual, and meron po doon yung mga basic na troubleshooting kung paano po siya gawin. Siguro, first, like, baka wala siyang fuel or naklag na yung mga yung, ang hose niya, ang line niya, or ano pa po ba yung sa power niya, may mga so mga sira, may mga this loose connection something. Anyway, if hindi niyo po talaga kayang i-troubleshoot, yung mga pa-simpleng troubleshooting lang po, you please contact the technician where you buy this this rice reaper. So, yun nga po, pagka bilhin nyo, dapat nakukuha din nyo po yung number ng technician para po pag nasisira yun, meron na po kayong makukontakt. Kasi mahihirapan tayo, lalong masisira yan kung tayo lang, and then you and then makikita naman natin, medyo malaki-laki na rin yung sira. So, it is best and recommendable na you should contact the technician that is assigned in your area. Yun po. Kung saan po kayo nakabili, yun. May mga technician po sila and they can contact the technician to help you with the problem. Next, naabay balik jaani sa Maasin City from Bajaw Game TV. Hello Bajaw Game TV, taga Maasin. Why nagbaligya og rice reaper ani sa Maasin? Wa. Pero naatay mga contact number katong sa Pilmiro, naghatag na kong contact number. Kung gusto kang mapalit, pwede nimo silang kontakon. Pero moingon ka nga sa ato, sa Evergreen, sa Brodette, or sa Bisag-Asa pa, sa City Hardware, wa man good ta dinhi ay outlet sa mga farm machinery sa Maasin City. So, ang pinakadool is naay sa Palo, Leyte, naay sa Tacloban City. Murag, I don't know kung naa sa Ormoc. Dili ko kaadyo familiar. From Bikers Dodds.
Ma'am, may itatanong ho ako kasi baguhan lang po ako bumili. Bumili ako nga rice reaper. Hindi alam i-set up. Hindi kasi maayos ang gapas ng reaper ko. Ano po kaya dapat gawin, madam? Thank you. So the best way to do is to contact the store. Puntahan niyo po, balikan niyo po kung saan niyo po 'yun nabili. Aside dun sa, again, sa guiding manual niya, na kung nahihirapan na po talaga kayo, mas maigi talaga yung technician, yun ang magtuturo po sa inyo kung paano ang tamang paggamit, pag-operate ng rice reaper. Dito po sa atin, before po talaga ang operation ng rice reaper, nag-undergo po ng training ang ating mga farmer operators para po sa maintenance, para po din hindi po masisira ang ating rice reaper agad-agad. Bakit, from Dan Avellano, bakit po sa China 35,000 lang? Mura lang shipment. Pag dito na sa atin, super mahal na. Okay. So you were referring na yung engine is from China. Meron din naman po from Korea. Meron din po tayong from Thailand. Meron din po tayong from Japan. Okay, so bakit mahal na? Siyempre po, kasi pagkadating ng Pilipinas, may mga taxes na po yan. Yun nga, shipping fee. May mga binabayaran po ang ating mga dealers, mga manufacturers. Kaya medyo, ayun, nagkakamahal na po. From Manolito Villegas. Nindot gudiha sa maasi na ipanghatag na rice reaper. Yes. Thank you, Mayor Nico. Amazing garden. Ganda ng implement nyo, ma'am. Yes. Thank you. Leonor Alonzo. Wow! Watching from Nevada. Shout out please in your next vlog. Hi, Mr. Leonor Alonzo. Shout out. Hello, 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 Nevada. Hello. Thank you for watching. Okay, so yun. So may malabay, nabasa din po ako na sana daw meron ding harvester for corn. Ayun. Hopefully, hopefully one day. And hopefully yung mga nasagot ko yung mga tanong nyo. And if meron pa po kayong mga katanungan, please comment down below para po the next time na magba-vlog ako, masagot ko yun. And again, thank you for watching. Ang dami-dami po ng mga questions dito, pero more or less it's about kung saan magkukontak yung supplier, kung ano yung mga kung saan makakabili. And hopefully next time gagawa na naman po tayo ng mga question and answers na ganito. So thank you for watching. Please like and subscribe for more videos, and God bless, keep safe. See you again next time.